hirap nito. Ash! I need your help na talaga. Okay, tayo. Hi everyone! So, in today's video is, ang gagawin ko is, ano ba gagawin ko? Hi everyone! So, in today's video is, gagawin ko is magpapakilala ko sa inyo. So, ang gagawin ko is yung 21 facts about me. Napansin ko pala sa YouTube ko is, hindi pa pala ako masyadong nagpapakilala sa inyo. Tapos, gumagawa na ako agad-agad ng mga vlogs. And also, kasi puro templates yung ginagawa ko. And I hope na mas makilala niyo muna ako sa ganito. I mean, actually before ginawa ko na rin ata to, pero syempre hindi pa naman ako, wala pa naman akong audience before na parang nagkaka-interesado sa mga ginagawa ko. So this time is, ang gagawin ko is papakilala ko yung sarili ko habang nag-isip ko kasi ako kung anong gagawin ko habang nagpapakilala ko. So ang naisip ko na lang is papakilala ko habang nagde-design ako ng paper, since nga na-miss ko na rin mag-design ng mga papers kasi nagagawa ko lang to nung face-to-face. So ngayon, I don't have any idea rin kung anong gagawin ko today na kung ano yung madedesign ko. But ayan, habang nagpapakilala ko is nagde-design tayo. So ayan, so before I start this video guys, make sure that you subscribe to my YouTube channel and don't skip ads. Please. So without further ado, let's get started. Ayan, so first is yung full name ko is Hiner Charles Aguilar Bunao. So yung Hiner ko is nakuha siya sa first name ng papa ko. Pangalan kasi ng father ko is Generoso Bunao. So tinanggal yung oso sa dulo, nilagay na lang is Hiner. So andun yung Charles, hindi ko alam kung saan nakuha yung Charles. So ano bang gagawin ko rin? Hindi ko din alam kung anong gagawin ko. But mag-start tayo sa sticker. Kasi sa itong mga binibili kong sticker, ito yung dati kong ginagamit. So, sayang naman kung hindi ko siya magagamit. So, I think dito ko na lang siya gagamitin. Okay. Balik ko lang itong mga sticker. Okay. Habang tinatanggal ito, so, second is, I'm 19 years old. 19 na po ako ngayon. So, ang birthday ko is December 17 and 18. So, nagkataka kayo bakit dalawa. Ang sabi kasi ng mama ko is pinanganak talaga ako December 18. Pero ang nalagay, ay December 17 talaga ako pinanganak. Pero ang nalagay sa birth certificate ko is 17. So, ang kailangan kong gawin, mamili ako kung anong gagamitin kong birthday. So, nagse-celebrate ako ng birthday ko tuwing December 18. Ayun. Third is, yung height ko po is 5'8". 5'8 po ako. Pero before, nung elementary ako to high school, actually, sobrang hindi accurate yung height ko sa grade level ko. Kasi sobrang liit ko lang din before. And, ayun. Next, color. Favorite color ko. Actually, wala akong anything na favorite na as in favorite na favorite color. Pero, yung blue kasi, kapag wala na talaga akong choice, parang siya yung choice ko. Wow. Parang kawawa naman. Yung kasi yung color blue, parang sobrang ano niya lang sa akin, special. Parang hindi ko siya kayang tanggihan kahit hindi ko naman talaga siya favorite color. Pero gusto ko rin yung orange. Ganon. Ayun, so next ko is, actually ngayon lang din ako naging parang fan ng mga group nga. Sabi ko nga dun sa net, isa kong video, parang never talaga akong naging fan ng mga boy group, ganyan. But I realized na parang sobrang ganun kasi talaga. So hindi ko rin naman sila matatanggi. So, ayun, so for my, kasi ako talaga yung tipo na tao na parang hindi mo alam na parang magiging fan ng isang ganun. So, ayun. Kaya nakakatuwa for my 19 years nga of existing dito is parang nagustuhan, may nagustuhan akong ganong klaseng group. And hindi ako nagkakamali. I mean, hindi ako nagsisisi na sinusuportahan ko sa sila kasi sobrang galing din nila. So, yun yung SB19. So, ayun. So, kung pag napanood yung mga ginagawa nila, sobrang maiintindihan nyo ako. So, ayun, sila lang yung grupo na sinusuportahan ko eh. Now,
Kasi before talaga, hindi talaga ako ganun. Yung parang hindi ako nahihilig sa mga mag-support-support, ganyan, magiging fan. So, ayun, sila talaga yung pinaka, ano ko, lagi ko pinapanood sa YouTube. Yes. Ah, favorite movie. Wala akong anything na favorite na movie, pero yung genre na gusto ko, alam mo yung parang mga detective, yung parang may, tawag dito. Ala. Look. Oh my god, nawawala yung glue ko. Nakikita nyo ba kung nasan yung glue ko? So, ayun yun. Gusto ko talaga yung mga parang detective, ganun. Yung parang may susolusyonan silang problem and papakita nila yung parang nai-imagine nila yung kung ano yung pangyayari. Basta ganun. Tapos mahilig din ako sa mga ano, yung rom-com, ganun, or reaction movie. So, ayun. Napa ba yung mga napanood kong ganun? May napanood akong ganun eh. Kasi napapanood ko na kasi sa mga ganun sa mga Facebook. Yung lalaking nag-aano. Ang tawag ito yung lalaking nag-aano sa Facebook. Yung nagkukwento. Yung nagtatagalog. Sa Korea, ganyan. Yung mga gaganon. Nais niyang tanggalin ang tape na nasa bunganga ng crocodile na ito. Lagi ko napapanood yun. So ako naman, nakikinig lang din ako. Sunod-sunod na yun. So next is... Ayun. Actually guys, sa pag napapansin niyo sa mata ko, wala akong isang eyelid. I mean, sabi mo lang ko. Dito is may eyelid ako dito. Dito wala. So kaya hindi siya pantay. Pero pag tinignan mo siya ng as a whole, hindi niya mapapansin na hindi siya pantay. Gets niya ba? Ganun ako kalupet. So number 8 is I have a sensitive skin. Yung as in kapag malamig lang, namamantal ako, ganun. Pero yung skin ko kasi kailangan siya sa malamig or naka-aircon, ganun. Kasi nga, pero nilalamig din ako. Ayun, lamigin din akong tao. Number 9. Kahit, alam mo ba, kapag minsan kahit sobrang doble na yung suot ko, lalo kapag may mga field trip, sobrang nilalamig talaga ako, hindi ko talaga kaya nilamig. Or minsan kapag may pupuntahan kami tapos sobrang lamig na, hindi ko na talaga kaya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Minsan lalabas na lang ako, ganun. So, number 10 is, sobrang hili ko talaga sa kape. Hindi naman halata sa mga previous vlog ko na namilig ako sa kape. Pero ewan ko, sobrang bango niya kasi talaga. Parang hindi ko kayang mabuhay nang walang kape. Wah! I mean, parang hindi ko kayang gumising nang hindi ako umiinom ng kape araw-araw. So minsan nakakaano ko 5 akong kape sa isang araw or 4, ganyan. Pero hindi ko naman kayo sinasabihin na uminom kayo ng 5 kape sa isang araw. Naku, baka ako pa sisihin nyo. Hindi. I mean, parang ano lang yun. Sa akin lang yun. So huwag nyo na akong gayahin. Pero nagtutubig naman ako noon after. Nagtutubig din ako. Kasi hindi pwedeng hindi ka magtubig kasi... Hindi ganun kaganda yung sulat ko, pero sabi ng teacher ko, unique daw yung sulat ko. So, sobrang unique ng sulat ko, ginawa nila akong secretary. Di ba ang galing? Yun, buti na motivate ako ng teacher ko. Motivate. So, sabi niya, parang ano, natatangi daw ako ganyan. So, yun, kaya kahit pangit yung sulat ko, buti na lang magaling ako mag-design. Doon ako nakakabawi kapag may mga activity kami. Kasi alam kong pangit yung sulat ko eh. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ako... Basta ayun. Kaya dito ako sa design bumabawi kapag may mga output kami. Kaya pag may output kami, kabahan ka na. Nagbanta. Pero ayun, yun talaga yung parang ano ko. Ginagawa ko pag alam kong pangit yung sulat ko. Next is...
I don't have any games sa cellphone ko talaga. Wala talaga akong laro. Ewan ko, buti hindi ako naboboring sa buhay ko eh. Pero wala talaga akong laro. And hindi rin ako na-addict sa mga ML, ganyan, sa COD, di talaga. Siguro advantage yun na parang hindi ako na-addict kasi syempre nakakalamon din ng time. So, pinagkakaabalan ko talaga is YouTube. So, ayun, pero hindi talaga ako na-entertain. Minsan, pag may nag-aano ko, pag... Ang tawag dito, kapag meron akong, may gusto akong laro na i-download, dina-download ko siya tapos lalaroin ko. Maya-maya siguro mga 30 minutes, i-ano ko rin, uninstall ko rin. Ganun ako. Hindi ko na alam kung bakit. Pero okay na rin yun na hindi ako na-addict sa laro. So, kapag nag-jowa ko, lahat ng oras ko nasa inyo lang. Ha? Nag-aano? Gawarap pala ako ng jowa dito, visit. Pero ayun. Nanood ng mga reaction video is lalo na kapag SB19 yung topic. Hindi ko talaga ano. Kahit parang ilang, alam mo yung kahit isa lang yung topic nila. Alam ba, ito yung topic nila yung parang reaction nila ng mapa. Kasi gusto ko talaga makita kung anong reaction ng ibang tao. Siyempre for me, ano na yun. Parang okay, maganda siya. Pero titignan ko, gusto ko makita rin yung reaction ng ibang tao. Kung same ba kami ng... kung pareho lang kami ng nakikita or maganda rin ba sa kanila, ganun. Next is, mahilig ako sa oversized na damit kasi nga sobrang payat ko, so hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Kapag nagsuot kasi ako ng sobrang sikip din, sobrang ma-determine yung katawan ko is sobrang payat. So, ang ginagawa ko is nagsusuot na lang ako ng oversized na mga damit. So, ayun. Kaya kung mapapansin nyo, lagi oversized yung damit ko kapag umaalis ako, ganyan. Puro, even kapag bumibili ako ng damit, oversized. Sa okay-okay rin kasi puro oversized din yung damit. So, ayun din. Kaya kahit malaki yung damit, is okay lang kasi tinatuck-in ko naman siya. Glue ko pagod na. Yung glue ko dati pa rin to, di pa rin ako bumibili. Hindi ko naman nagagamit, kaya okay lang. Ako mabilis yung, kaya sobrang payat ko rin, kasi mabilis yung metabolism ko. So, kapag kumakain ako, diretso rin ako sa CR talaga. Di ko alam kung advantage ba to or disadvantage. Kung advantage kasi nakakain ko yung mga gusto kong makain kahit parang wala kong inaano. Wala kong limitation, ganun. Pero ang disadvantage naman, mayat maya ka naman pumupunta sa CR. So, wala rin. Kaya, kahit pa pala naman gusto ko magkalaman-laman ng konti. Para medyo accurate naman yung... Ano nga ako yung BMI ko? Ano ba yung BMI ko? Underweight. Underweight ako. Ilang kilo ba ako? 51 lang ata, 52. Ganun lang. Kahit ang dami ko lang kinakain sa isang araw, kahit maya-maya, kain ako ng kain, hindi talaga ako tumataba. So, ayun. Hindi ko naman kasalanan yun. Kaya, ayun ko na rin kung anong gagawin ko sa buhay ko eh. Next is, hindi ako sanay na mahaba yung kuko ko. So, every time na mahaba na yung kuko ko, ginugupitan ko na. Kasi hindi talaga ako sanay kahit sa ano. Pag may hinahawakan ako, tapos nakikita ko, sobrang haba na ako kung hindi ko na kayang tiis din talaga. Pinuputol ko na agad siya. Siguro advantage yung kasi nga HRM student ako. So, hindi rin kasi pwede sa HRM na sobrang haba ng kuko mo kasi nga pagkain yung hinahawakan mo. And also kasi yung mama ko kasi is manicurista siya. So, meron kaming manicure sa bahay. So, ayun yung ginagawa namin. Pag wala akong magawa, ayun yung ginagawa ko. Nagmamanicure ako mag-isa. Nilinisan ko yung kuko ko, ganun. Is... Nung bata ako, mahilig ako kasi, tipo ng tao na sobrang ano, nung bata pa lang ako sobrang, ang dami ko lang gustong gawin sa buhay. Kung ano-ano na lang ina-explore ko. Tapos nung bata ako, naalala ko, kasi yung bahay namin may screen siya. So, ang ginawa ko, nagtinda-tindahan ako sa bahay namin. So, ako talaga bumibili ng mga paninda ko, tapos umayaw na ako kasi utang ng utang. So, nalulugi na ako. So, inuno ko na. Tinapos ko na yung business na yun. Pero sobrang saya nyo kasi parang bata ka pa lang, ganun ka na. Business-minded ka. Business-minded?
open-minded. Bahala ka na. Kaya na lang mag, ano. So, ayun. So, bata pa lang talaga ako. Hinubog na ako ng panahon. So, sa food, actually, favorite ko yung ano, kahit anong tinapay, ganun. Pag nagustuhan ko yung tinapay, like, ano, tasty, ganun lang. Okay na yun sa akin. Kahit walang palaman, ganun. Kumakain ako ng ganun. And, may time na baka maubos ko siya. Ganun. And then, also, cookies. Favorite ko rin yung cookies. Na matatamis. Kaya bumibili ako dito sa amin yung cookies na ano, na 20-30 pesos, tapos sobrang dami ng laman. Yung choco chips, yun, choco chips yung tawag sa kanya. And kapag sa ulam naman, ang favorite ko, kahit anong manok, ganun. Manok siya, or chicken curry, or Bicol Express. May hindi na sa Bicol Express eh. And, ang baba. Basta, and, ang ayoko lang kapag sa ano, hindi ako mahilig sa sibuyas tsaka sa bawang. Tinatanggal ko talaga siya sa mga itlog, ganun, sa mga corned beef. Hinihimay ko talaga siya. Hindi ko alam kung bakit. Niluluwa kasi siya ng bibig ko. Eh, hindi talaga siya kinakain ng bibig ko. So, anong gagawin ko? Hindi ano. Pero, ang weird lang kasi kumakain ako ng sibuyas kapag sa mga sausawan ng suka, ganyan. Diba? Ewan ko na sa sarili ko eh. Balo na ata ako eh. So, ayun, 19 is sobrang matipid akong tao. Actually, yung pera ko, nabawa, pag may bigay sa akin pera na binigyan lang ako ng pera, is umaabot yun, nabawa, bigyan akong 100, aabot yun ng 2 weeks, ganyan, kasi hindi naman talaga ako pala bili ng kung ano-ano. So, wala rin ako pinagagastos sa buhay ko. So, ayun, bibili ako ng mga, umaabot yun ng mga 2 weeks or higit pa. And hindi rin kasi ako masyadong magastos talaga, hindi talaga ako... Parang kung ano lang yung kailangan kong bilhin, is bibiling ko. Pero alam nyo guys, I realize kasi di ba nag-work nga ako sa Zao. So, kumikita ako doon ng minimum. Every time na umuwi ako, nauubos agad yung pera ko kasi dumidiretso ako sa McDo. Kasi napifeel ko na parang sobrang saya lang kapag yung pera is pinaghirapan mo. So, pag yung alam kong pera, yung pera na gagastos ko, pinaghirapan ko, sobrang bilis ko lang magastos. Pero yung pera na binibili lang sa akin, ang hirap ko talagang gastusin. Parang feel ko kailangan ko siyang umabot ng ganito, ganyan. 20 is sobrang ano ako, sobrang tahimik ko lang na tao. So, ano man tawag yun? Introvert? Yeah, introvert akong tao. So, sa bahay namin, lagi tahimik lang ako, ganyan. Di ako lagi lang ako nakahiga or minsan mag-e-edit lang. Mag-e-edit lang ako ng mga video ko, ganun. Kakain. Kikilos, ganun, yun lang. Pero pag nasa school naman ako, ibang tao ako. Ibang tao ako. Sobrang, ano, sa school naman, sobrang madaldal naman ako, ganun. Kaya namimiss ka na mag face-to-face. Sana mag face-to-face na. Para matapos na tong COVID na to. Ano next? Ayun, 21 is nag-work nga ako. Nag-work ako sa isang restaurant. Kasi doon kami nag-OJT. Tapos pagdating namin mag-OJT, parang hinire kami. Parang ginawa kami on-call if ever man na parang kulang sila sa tao. Tatawagan na lang kami. So, ayun. So, sumasahod ako doon ng minimum. Nakailan din ako ano doon? Siguro 9 or 8. Ganun. Nakapag-ano ako doon. And yun. Ganun. Pero ang saya pala mag-work doon. Pero mas na-realize ko na mas gusto ko talaga mag-ganto. Yung mag-YouTube ako, mag-film ako. Mas nakaka-excite siyang gawin. So, ayun. Kaya kinontinue ko rin itong pag-YouTube ko. Kasi itong YouTube ko is parang kinoconsider ko na rin siya as a work. Kasi binibigay ko yung time ko. But at the same time, nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko. So, ayun. Ayun din yung reason kung bakit ako nag-YouTube. Kasi parang gusto ko talaga... Masanay ako humarap sa camera, magsalita kasi nga before sobrang utol-utol ako magsalita. So, gusto ko siyang ma-enhance. So, ayun. Guys, is kasi nagtanong din ako, baka may mga tanong kayo na gusto niyong sagutin ko rin dito sa same video na to. So, nagtanong ako sa YouTube ko. So, nandun yung mga tanong, malamang. So,
at sasagutin natin sila. Sabi kasi ni Crystal Hebres is, saan nyo po natutunan yung about sa pag-edit ng mga PowerPoint at kailan din po kayo unang nag-start mag-edit ng video? Actually guys, yung paggawa ko ng PowerPoint, kung kailan lang din ako nag-start gumawa ng PowerPoint, din lang din ako natuto and nanonood din ako ng mga content, ng mga ka-same content ko. Nanonood lang din ako sa kanila kung paano nila gumagawa ng ganito. So ako natututo lang din ako doon. So yung nag-start talaga akong gumawa ng PowerPoint is yung time lang din ako nag-start gumawa ng PowerPoint. Gets niyo ba? I hope gets niyo. And then yung next na tanong niya is kailan daw ako natutong mag-edit ng video. Actually nung nag-start akong gumawa ng PowerPoint, pero yung nag-start akong gumawa ng video is 2017 yon. Yung start din na kasi si Ate Pamela Swing talaga yung nag-influence sa akin ng time na yun. Tapos pagka-uwi ko sa bahay, gumawa agad ako ng YouTube channel, gumawa agad ako ng video, and then nag-film agad ako, tapos in-edit ko agad siya. Kasi may editing kami dun sa laptop ng Filmora. So, tinanay ko ma-explore. So, ayun, ang ganda naman ng kinalabasan. Kaso, ang time, yung mga time na yun, siguro mga 10 hours pa ako nag-edit ng video, and siguro mga 1 day, tapos ang pangit pa ng editing skills ko doon. So, yung pag-i-edit ko, is natutunan ko lang din siya sa YouTube. If ever man na may gusto akong gawin, yun, nag-search lang ako sa YouTube kung paano siya gawin. So, yun, puro YouTube lang talaga ako natututo. Walang nagturo sa akin kung paano mag-edit sa Filmora. Next is, months or year ka na po ba gumagawa ng mga design sa PowerPoint? And anong course mo po? Actually, yung paggagawa ko ng PowerPoint, this year lang din ako gumagawa ng PowerPoint kasi nung start din na nag-online class, doon lang ako nag-isipan kasi syempre lahat ng tao is parang hindi naman katulad. Itong ginagawa ko ngayon is nag-design ako sa paper. Syempre, ginagawa natin ito dati nung face-to-face. Ngayon yung online class is puro PowerPoint na, puro MS Word na yung design. So, ngayon lang din akong year natuto na mag-design ng ganun. So, months pa lang siguro. Yan. Tapos yung course ko is HRM ako ngayon. Mag-second year na ako ngayon. So, ayun, nakasurvive na ako ngayong year. Tapos, sa August, pasukan ulit. So, next is, kailan mo po nalaman na magaling kang mag-design? Actually, nung before, pag tinatanong ako, anong talent mo, ganyan-ganyan, wala akong masabi kung saan ako magaling or if ever man na may groupings kami, hindi ko alam kung anong ambag ko kasi dati nga hindi naman ako masyadong confident na magsalita sa harap ng maraming tao kasi mahihain talaga ako. But nung nag-start ng second year high school ako, parang doon ko na-realize na magaling pala ako gumawa ng mga parang pagkapag magre-report, magaling ako mag-design. Yung pag nagre-report ako sa nung second year ako or nung high school ako is may bukas-bukas, ganun yung para may ino-open-open pa. So, I realized na may one time pa doon kasi mahina ako before sa math nung second year high school ako. Tapos yung teacher ko, gusto niya akong gawing ST sa math pa. Hindi na, kasi naganda siya sa paggawa ko ng report ng mga may pabukas-bukas. Naganda siya doon. Sabi niya, gagawin niya daw ang ST. Duh! Ako talaga, hindi ko talaga alam, gagawin ko sa buhay ko. So, hindi, buti na lang hindi niya naalala. Kasi yun, hindi na ako naging ST. So, ayun. Pero ngayon, i-enjoy ko naman na yung math. Parang ang sarap-sarap mag-solve. Kahit mali-mali naman yung sinasolve mo. Parang ang sarap na mag-solve. Every time na may kami, na may gagawin kami, halimbawa, scrapbook, ganyan, or output, doon ko na na-express yung sarili ko kapag gumagawa ako ng mga Kasi minsan yung mga sagot ko sa output ko, wala namang sense. Pinadaan ko na talaga siya sa design. Para at least, pag nakita ng teacher, at least, mukha siyang pinaghirapan talaga. Every time na may reporting na kami, is doon ko na lang na parang ayun na yung ambag ko sa grupo ko. Ako na yung magde-design. Ganon. Or if ever man na may kami, may Christmas party, ganyan, ako yung nagde-design ng room namin. Yun yung ambag ko. Next is, graduate ka na po ba? If yes, ano po ang tinapos mong program and it is connected with arts? Thank you po. Actually, sagutin ko na yung graduate, hindi pa po ako graduate, second year pa lang po ako, second year college, and yung kinuha kong program or yung course ko is HRM, and kung iisipin nyo, hindi siya connected sa arts, pero siguro may similarities, I mean parang na-apply ko naman yung arts kapag nagpa-plating, ganun, kapag yung mga color, ganyan, pero aside from that, wala na connected sa arts.
Pero naalala ko kasi may kwento yun kasi before yung mag-enroll pa lang ako ng senior high, ang kukuhanin ko talaga dapat is related sa arts. Nasa ano na ako, nasa room na ako ng arts and design. Tapos yung gusto kong course or yung gusto kong kuhanin wala dun sa school. Parang ang sa ano lang natin is theater arts, singing and dancing, yun lang. So wala na. So ako baka mahirapan naman ako pag ano ako theater arts kasi hindi naman ako umaacting-acting. Pero feel ko naman kaya ko yun, pero hindi ko pa rin talaga alam. Parang hindi pa rin ako 100% na convinced na mag theater arts ako. So nandun ako sa room na yun, tapos na-realize ko wala yung course ko doon. Eh yung nung high school kasi ako may ano na ako, parang yung TVE ko before is ano na, baking and cooking. So cookery and bakery. Ano tawag doon? Bread and pastry. So ayun, tapos sabi ko ay magganoon na lang ulit ako para at least may background naman na ako nung high school ako para hindi na rin ako mahirapan. So yung kinuha ko na is food production ako nung senior high. Eh kapag kumuha ka, ang hindi ko lang sure ah, pero ang sabi kasi sa akin, pag kumuha ka ng course, yung kukunin mong course sa college dapat related sa kinuha mo ng senior high. So which is HRM. Pero hindi siya connected sa arts, no? Pero okay lang naman sa akin. So next is, may isa pa siyang tanong eh. Are you fan of SB19 since na-notice ko some of your templates are related to them? If yes, when ka po nag-start na maging 18? Thank you po. Actually, nasabi ko naman to sa arts, yung gumawa ko ng artwork for MAPA na naging fan ako nung start nung WAT. Pero nakikita ko na talaga yung SB19 sa mga, kasi na-feature sila sa vlog ni Ate Pamela Swing, ni Arjen Sorsa, yung mga fina na mga sinasubscribe ko. Pero hindi ko pa sila totally kilala and yun, tapos yung start ng WAT, hindi ko pa talaga sa doon nag-start na parang, ah, magiging fan ako nito na gano'n. Na, nagalingan ako sa kanila. Pero mas naging fan nila ako nung nakita ko kung paano nila prinases yung mga video nila, yung kanta nila, kung paano nila binuo yun, yung mga editing. Kasi syempre nakaka-relate din ako doon. Kasi nung time na, pag nag-edit ako, syempre, ang hirap din kasi mag-edit. Kasi yung ibang tao, nakita lang nila yung buong process. Yung parang, yung bunga na. Pero yung related na, yung parang, kung paano siya in-edit, kung paano siya ginawa, hindi na nakikita ng tao yon. So, dun ako na-amaze. And also, yung gumawa na ako ng mga PowerPoint na related doon, may nag-comment doon na parang panoorin ko din show break nila, ganyan, mas makikilala ko pa, mas magugustuhan ko din personality nila. Tapos doon, eh syempre nga introvert ako na tao. So, nung time na yon yung pinapanood yung mga vlogs nila, sobrang natutuwa ako. So, doon na sobrang grabe yung tawa ko sa kanila. Tapos, ayun, doon na ako nag-start na napapangiti ako ng mga taong to. So, parang sila na rin yung dahilan kung bakit ako nagiging masaya, ganun. Kaya sobrang grabe lang na parang nakilala ko yung SB19, sobrang related. And yung nalaman ko pa yung kwento nila na dapat madidispanda sila kasi nga parang wala nang may gusto sa kanila. I mean, hindi na nakikita yung parang hindi na nagbubunga. Kasi syempre nakaka-relate din ako doon. Kasi nung time na parang gusto ko na rin umayo sa pag-YouTube kasi feel ko walang nanonood sa mga video ko, walang nakaka-relate. I mean, walang nagkakagusto, walang interesadong manood sa pag-vlog ko. And then, one time is, parang yung nahanap ko na yung pinaka-content na para sa akin yung about nga sa arts is, doon dumami yung subscribers ko, doon ko na-realize na, ay, ang dami palang may gusto ng content ko, parang hindi ko lang talaga nahanap or iba lang talagang ginagawa ko sa yung mga previous na ginagawa kong vlog. And then, yun, tapos parang doon nagbiglang nag-boom yung channel ko na umabot agad ako ng, dati kasi parang last year lang ako naging 1K subscriber, tapos ngayon, magko 5K na ako, subscriber na ako. So, sobrang happy ko lang and sobrang nakaka-relate lang ako sa SB19 nung mga time na yun kasi sabi ko, parang same kami ng kwento, ganun. Kasi nung time na yun, alam ko, magdi-disbanda sila kapag pag nilabas nila yung go up na kanta nila is magdi-disbanda sila pag hindi pa yun naging, parang hindi pa naging sikat yun. And nung time na inanala yung go up is bigla sila na talagang mas nakilala ng tao. So, ayun, sobrang nakaka-relate lang ako sa kanila. Kaya, yun lang naman yung dalawa lang naman yung ano natin, bakit natin nagugustuhan yung idol natin or yung hinahangaan natin. It's either gusto natin yung personality nila or may similarities kayo ng personality na nakikita nyo sa kanila. So ako, both ko na nagustuhan yung personality nila and nakaka-relate ako sa kanila. So
ayun, kaya SB19 is parang nakikita ko yung sarili ko sa SB19. So, babalitaan pa ako sa SB19 na parang may nagsasabi na parang ang unfair daw kasi bigla daw silang sikat agad. Pero pag nalaman niyo yung kwento nila and yung kung paano na yung tuwang-tuwa na sila sa 10 views, ganun, sa 3 views. Ako kasi dati din tuwang-tuwa na ako sa 10 views, tapos ako pa yung 5 doon, ganun. Tuwang-tuwa na ako. Ay, may nanonood ng channel ko. Ay, may nakasubscribe sa akin. 150 subscriber na ako, ganyan-ganyan. Kaya I just want to say na parang thank you sa mga sumusuporta talaga din sa akin. So parang yun na lang yung dahilan ko kung ba't ako gumagawa ng mga vlogs or mga YouTube or ng mga templates. So ayun, kaya naging fan ako ng SB19. Yun yung dahilan talaga. So I will finish this. Wait lang. Hindi ako satisfied sa ginagawa ko pero awkward pa. Ito yung mga position ko. So there you go guys, so thank you for watching this video hanggang sa dulo. Thank you so much, thank you guys for supporting me. And ganyan magko 5k subscriber na ako, thank you for supporting me. And I hope na continue nyo lang ako supportahan sa susunod na halalan. Thank you for, sobrang na-overwhelm na talaga ako na parang everyday may nadalagdag sa subscriber ko. Kaya ayun, sobrang amazed lang ako. So thank you guys for supporting me. And ayun, I hope na mas nakilala niyo ako ngayon. So, kung hindi man, okay lang. Okay lang naman sa akin, hindi niyo ako nakikilala. Kasi, sino ba ako para naman mag-shoot? So, ayun guys. So, don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa aking mga next video. And guys, don't skip ads.